sino? Wala nang bala? Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa inyo, naligtas na namin ang mga bata mula sa sindikato ni Poldo. Yung ibang mga walang mga magulang, dinala namin sa bayang punan. Salamat, Sir Juan. Salamat. Yung iba sa kanila, yung mga bago ng pamilya. Salamat nga pala at binigay niyo sa amin si Picoy.
Parte na siya ngayon ng pamilya namin. Hi, Juan! Pangako, hindi namin siya pababayaan na Lola Bilen at ni Asyong. Higit sa lahat, bossing, salamat at tinurong mo sa akin ang bakal na Cruz. Pakisabi nga po pala kay Father Sito, natupad ko na ang hinihiling niya. Natagpuan ko na rin po ang taong pumatay sa kanya at nakakulong na siya ngayon. Alam ko matutuwa siya at may pagmamalaki niya ako dahil sinunod ko po ang mga pangaral niya. Hindi ako nagpadala sa init ng ulo ko at sa galit. Naging mabait po akong bata. Siyempre, dahil yun sa inyo, bossing, di mo ako pinabayaan eh. Respect kita. Poldo Arleo. Kamakailan lamang ay naaresto si Arleo dahil sa naganap na barilan sa kanyang compound kung saan nadiskubre ng mga pulis na may ikinukulong siyang mga bata na ginagamit niya sa pagnanakaw. Tumakas si Arleo mula sa custody ng mga pulis at nang siya ay matagpuan, wakwak na ang kanyang sigura at nawawala ang kanyang mga lamang loob. Ayon sa mga pulis, ito ay gawa ng isang serial killer. Ngunit ayon sa haka-haka ng mga nakakita sa bangkay, ito ay gawa ng isang aswang. Nung mga naman, hindi mo nga inilagay sa batas ang kamay mo para gantayan yung taong yan. Pero iba naman yung pumatay sa kanya. Yun, oh! Yan ang tinatawag na karma. Kaya ang paghihigante, hindi dapat iniisip dahil hindi natutulog ang Diyos. Talagang may karma! Kuya Juan, totoo bang aswang pumatay kay Poldo? Hindi naman totoo ang aswang. Eh, ang dami atraso na ito, eh. Siguro yun ang yumari sa kanya. Ayon sa mga pulisya, hindi aswang kundi isang serial killer ang gumagawa ng mga krimen ito. Malinaw na hindi aswang gumagawa ng krimen na yan, na ang modus operandi ay wakwakin ang laman loob ng kanyang biktima. Yun ang totoo. Hindi po totoo ang aswang. Tao ang gumagawa nito. Walang aswang, walang aswang. Ma, pasensya ka na. Hindi man lang itong mabati sa TV. Okay lang yan, anak. Gusto ko nga sana na nandun sa tabi mo habang sinasabit sa'yo ang medalya ng katapangan. Gusto ko sana ipakita sa buong mundo kung gaano ko ka-proud bilang iyong ina. Pero hindi pwede. Hindi pwede malaman ng publiko ang tunay mong katauhan. Hindi pwede malaman ng tao na kami ang tunay mong magulang. Hindi dapat nila malaman na anak ka namin. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking plano. Siguro naman eh, naiintindihan mo yung Kael. Ama, nagawa ko na po lahat ng inutos mo. Bayani ang tingin sa akin ng buong Pilipinas. At ang task force kalayaan na kasama ko, ang siyang magbibigay sa anak kapangyarihan para magawa natin lahat ng plano natin. Tagumpay lang inaasahan ko, Kael. Ikaw ang aking panganay na anak. Ikaw ang nakatakda na maglalagay sa atin sa posisyon sa mundo nito. Ikaw ang sinasabi ng propesiya. Ang babae dito sa bakanteng lote ng Rojas Boulevard. Ito nga kaya ay kagagawa ng aswang. Sir! Officer Lazaga? Sir, kayo po pala. Kilala mo ako? Oo naman, sir. Eh, idol na idol ho namin kayo eh. Ba? Okay ka. Marunong kang mangilala.
Sabi sa balita, wakwak daw ang sikmura ng biktima. Tama po kayo, sir. Wala nga po yung laman loob niya. Para bang inatake po ng mabangis na hayop. Ano ba? Sige, kami nang bahala dito. Pahinga na kayo ng mga tao mo. Anong ibig sabihin, sir? Sabi ko sa'yo, umuwi na kayo. Kami nang bahala dito. Pero sir, mula sa PNP chief ang order na to. Kung may question ka doon, siya ang kausapin mo. Yes, sir. Asensya na po. Sige po, alis na po kami. Ben, let's move! Kung may question kayo tungkol dito sa kaso, I'm ready to answer your questions. Pero uunahan ko na kayo. Hindi aswang may gawa nito. Sir, sino po kaya yung magistrado? Anong klaseng tao, sir, yung gumawa nun, sir? Juan, sabi ni Kuya Aswang, malapit na daw birthday mo, ah. Ayun naman, bata ang isin ka. Ano pa? Hindi umaasa ng may handaan. Kahit pancit at soft drinks lang lalabilin. Panalo na yun! Ay naku, Picoy. Talagang hindi kami naghahanda mag-araw ng birthday ng si Juan. Ba't naman po? Hindi po kayo nagsa-celebrate, Kuya? Hindi na naman ako bata eh. Ay, hindi kami sanay sa mga okasyon. Gastos lang yun. Pero birthday mo yun! Sabi nga ng nanay ko, minsan lang sa isang taon ang birthday ng tao. Kaya dapat, kahit wala kang pera, dapat magsaya ka. Hindi naman lahat ang birthday masaya. Galit yun. Talaga lang pag-araw ng birthday niya, malungkot siya. Kasi, yun din ang araw ng kabatayan ng nanay niya. Kaya yun. Lang yun. Para sa'yo lang ang cake at pansit na yun sa birthday mo. Talaga, Kuya Juan! Ang bait mo talaga! Kaya idol kita eh! Yun o! Nambola pa! Kuya Juan, importante talaga sa'yo yun, ano? Akalain mo, muntikan ka na mabaril sa pakikipaglabang kay Poldo para lang mabawi yan? Oo, Picoy. Pinangako ko talaga kay Father Sito na gagawin ko ang lahat para mabawi ang bakal akos na to. Dahil sabi doon ng nanay ko, walang pwedeng ibang magmay-ari nito kundi ako. Galing nga sa nanay mo? Oo. Ito lang ang kaisa-isa ang alaala niya sa akin. At ang sabi ni Father Sito, malalaman ko lang ang ibig sabihin ng bakal akos na to kapag lumaki na ako. Pinagtataka ko lang. Ano kayo meron to? Kuya Juan! Kaya iniwan sa'yo ng nanay mo para may magbantay sa'yo. Kasi, di ba, wala na nga siya. Kaya pagkatabi mo yan, edi para binabantayan ka na rin ng nanay mo. Morning, sir.
Ano ang maipaglilingkod ko, Amang? Meron ka bang mga bagong pangitain na kailangan ko malaman? Tungkol saan, Amang? Tungkol sa propesiya. Mga bagay na hindi natin nakikita. Mga detalye na nakakalagpas sa atin. Siguro po, Father, nagmana ako sa tate ko, no? Bakit mo nasabi, Amang? Sabi niyo po, Father, mabait si nanay. Siguro po yung tatay ko sa bahay. Kaya minsan po, sa bahay ako. Sigurado na mabuti kang tao. Walang nagbabago sa ating propesiya, Amang Hari. Ang iyong panganay, ang anak ng dilim, ang magbubuklod sa lahat ng mga kalat-kalat na aswang sa buong Pilipinas at sa loob ng 3 araw ng kadiliman, pamumunuan niya ang pagsalakay natin at tayo'y muling magkahari. Sapat na ba ang paghahandang ginagawa ko sa aking anak para sa pagdating ng panahon na yan? Ano pa ba ang dapat kong gawin para matupad ang propesiya? Sa tamang panahon, matutupad ng anak ng kadiliman ang 3 signos. Gagampanan ng panganay mong anak ang nakataghana para sa kanya. Juan, dyan, sa puso mo, nagagaling ang kabutihan. Kaya kahit sabihin pa ng maraming tao na masama ka, o di kaya ikaw mismo kung minsan ay nararamdaman mong natutukso ka sa kasamaan, hanapin mo sa puso mo ang kabutihan. Magtiwala ka, Amang Hari. Ang kakayahan ng panganay mong anak ay mararamdaman na niya sa mga susunod na araw, sa nalalapit niyang karawan. Papay nga dyan, ha? Ang masama mo ang pakiramdam ko po. Anong masama? Ano mo kumilos, ha? Pero hindi naman ganyan yung matanda. Walang problema sa sistema ng distribusyon ng pagkain natin ng mga hari. Pero bakit may sumusuway pa rin sa batas na ginawa? Ay, kanina pa ako dito, eh. Asensya na talaga kayo. Hindi po kasi kayo nakita ka agad. Bulad ka ba? Sarap kayo! Parang malinaw yata yung ginagawa ninyo. Baka hindi mo ako nakikilala. Sino ka ba, ha? Kamboy ka lang naman dito. Kapag naulin natin ang kalahin pumapatay at kumakain ng taong buhay, anong gagawin natin naman?